Wow! Delikado. Medyo extreme. Itong biyaheng to. Tingnan nyo, etong direksyon ng tubig. So dahil nga sa malapit na sa gitna, etong parang sandbar, kaya dito nagsasalubong yung dalawang current. Narating na po natin etong bahaging eto ng Usami City, kung saan makikita etong kalsadang nandito na sa bahaging eto ng dagat. Kumpara sa ibang mga proyekto na itinatayo ngayon, ay mas mabilis yung usad o yung progreso etong ginagawang tulay. Napakagandang balita para sa mga kababayan nating palaging tumatawid sa bahaging eto ng Panguil Bay. Ayan, so galing pa tayo ng China. At bumalik po tayo dito sa Pilipinas para ituloy ang ating pag-i-explore dito sa mga natatagong yaman o natatagong ganda na mayroon dito sa Mindanao. Kaya naman, good morning mga ka-CFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman dito sa Pilipinas ang ating i-explore ngayong araw. Ayan, so kung makikita po natin dito sa likuran, etong malaking arko o welcome arc, papasok dito sa Global Gardens. Ayan, so nandito po pala tayo ngayon sa Misamis Occidental, kung saan ay sisilipin natin at alamin ang mga pinakahuling kaganapan tungkol sa itinatayong dambuhalang tulay na tatawid sa magkabilang probinsya na nandito sa Northern Mindanao. Ayan, so dahil nga sa marami yung mga nagme-message sa atin, marami yung mga nagtatanong kung kumusta na nga ba ang update dito sa ginagawang dambuhalang tulay, kaya mula China ay agad tayong dumiretso dito sa Mindanao para tingnan etong ginagawang tulay. Pero bago po natin puntahan yung under construction na tulay, ay silipin po muna natin etong bahaging eto ng Mount Malindang, kung saan ngayong araw bubuksan etong Ascenso Global Gardens. Entrance po ng Ascenso Global Garden, 100 pesos per head. And 20% discounted po ng PWD, senior citizen and student. Kung meron po kayong kasama sa pagpasyal ng below 10, So consider na po yun as free. Okay, so maliban sa entrance fee, yung may mga dalang sasakyan, may babayaran po bang parking fee? Meron pong parking fee sa 4 wheels, 50 pesos, Sa motorcycle, 20, and then sa tricycad or habal-habal, 30 pesos ang parking fee. Isa sa mga highlight na itong Global Gardens ay itong kanilang amphitheater. Sobrang ganda ng lokasyon na itong amphitheater dahil nga sa maliban sa magiging palabas, okasyon o event na itong lugar, ay kitang-kita din background etong napakagandang view. Grabe, 180 degrees na view ang makikita po natin tanaw etong malawak na Panguil Bay. Yan no, mula dun sa Iligan Bay at dito sa loob ng Panguil Bay hanggang dun sa dulo na sakop na ng Zamboanga del Sur. Kitang-kita po natin ng klaro mula dito. So, mula dito ay tanaw din po natin ng klaro yung dambuhalang tulay na tumatawid dito sa Panguil Bay. Mamaya pupuntahan po natin yan pagkatapos po natin dito sa Ascenso Global Gardens. Etong amphitheater ay eto yung pinakadulong atraksyon netong Ascenso Global Gardens. Yun, no? So, sa taas po nito yung pinaka-peak netong Mount Malindang at sa baba naman po nito makikita po natin yung mga gusaling yun, yun po yung Global Cafe. At etong mga pabilog na to, tulad netong amphitheater, tatlong malalaking pabilog na ganitong space yung madadaanan natin. So ayon doon sa napagtanungan natin ay may git 400 steps daw mula doon sa parking area papunta dito sa amphitheater. At kung lalakarin po natin, talaga namang hihingalin tayo. Hindi biro yung 400 steps na akyatin papunta dito.
Ewan ko kung naririnig dito sa mic, pero sobrang lakas ng hangin. At rinig na rinig po natin dahil nga dito sa kaluskos ng mga dahon. Ano? Yung mga pine trees. Talaga namang nakaka-relax yung tunog dito. Mapapansin po natin, etong parang palasyo. Ayan, parang kapitolyo. Sa harapan po nito, merong malaking landscape na merong letra na AGG o Ascenso Global Gardens. So dahil nga sa nakaharap to dito sa kapatagang sakop ng Misamis Occidental, kaya perfect etong spot na to para lagyan ng ganitong landscaping. So malayo pa lang, basa na po natin etong AGG. Ayan, so sa susunod na mga panahon, kung halimbawa magkakaroon tayo ng pagkakataon na mabalikan itong Ascenso Global Gardens, ay titingnan po natin yung mga nadagdag o yung mga madadagdag na atraksyon dito. Sa ngayon, mula dito sa taas na itong Mount Malindang, ay bababa po tayo papalapit dun sa Panggil Bay kung saan ginagawa itong Panggil Bay Bridge. Kaya tara, let's go! Doon sa Barangay Huyohoy na itong Tanggub City ay nag-travel po tayo ng mayigit 15 minutes papunta dito sa coastal area itong Barangay Silanga kung saan makikita itong Silanga Port. Yan. Dito sa port na to, maliban sa mga bangka na nakadaw ngayon, ay kitang kita po natin itong kahabaan ng Panggil Bay Bridge. Yan, no? So mula dito sa side ng Tanggub City hanggang dun sa Tubod, Lanao del Norte. Mula dito sa Tanggub, Misamis Occidental ay sobrang lapit na netong Tubod, Lanao del Norte. So nasa mayigit 2 kilometers lang yung distansya o yung tubig na humahati dito sa magkabilang probinsya, at sobrang lapit lang nito. Sa katunayan nga, klarong-klaro na po natin yung mga kabahayan dito sa Tubod, Lanao del Norte. Bagamat ganito nakalapit etong dalawang probinsya, eh hindi naman ganun kadali yung pagpunta doon sa kabila. Sa ngayon kasi na ginagawa pa itong tulay, yung mga option o yung mga pwede nating gawin para makatawid doon sa kabila ay pwede tayong mag-land trip. Ikutin po natin etong Panggil Bay hanggang sa marating etong kabila. So mula dito sa Misamis Occidental, bababa po tayo doon sa dulo netong Panggil Bay, sakop na ng Zamboanga del Sur, at iikot dito sa May Lanao del Norte. Yung pangalawang pwede nating gawin, dito naman tayo sa lungsod ng Usamis. Pwede tayong sumakay ng Roro patawid dito sa Mucas Port. So yung dating mayigit 2 oras na travel, kung dito tayo tatawid sakay ng Roro o dito sa kabila, mas matagal, abutin ng 3 hanggang 4 na oras. Dito naman sa Panggil Bay Bridge, kung halimbawa matatapos na to at madadaanan na ng mga motorista, ay aabutin na lamang ng mayigit 7 minutes yung travel time kung halimbawang tatawid tayo dito sa magkabilang dulo netong Panggil Bay. Dahil nga sa sobrang dami ng mga nangyayari ngayon doon sa gitna nitong tulay at kailangan natin itong makita ng malapitan, kaya maghanap po tayo ng mga bangka na pwedeng maarkila. Let's go! Narating na po natin itong bahaging ito ng Usamis City kung saan makikita itong kalsadang nandito na sa bahaging ito ng dagat. Dito banda, matatanaw na po natin yung Usamis Port. Yun, yung mga roro na nakadaw ngayon at nagaantay ng mga sasakay patawid dito sa Lanao del Norte. Dito naman sa kabila, makikita po natin
yung ilang bahagi na itong Panggil Bay Bridge. Yun, no? So, makikita po natin na napakalawak na itong katubigan at bahagi po ito ng dagat. Kaya ganito yung kulay ng tubig, kulay asul, at marami yung mga baklad, fish trap o mga fish cage na nandito sa katubigan. So, ginawa po itong kalsadang to para magkaroon ng mas mabilis na daanan ng mga sasakyang manggagaling sa Tangub City at sasakay o magpupunta dito sa Usamis Port. Yun, so ito yung pinaka bypass road o diversion road ng mga sasakyan papunta dito sa coastal area nitong Usamis City. Nabutan po natin itong barko na kararating lang kanina. Dahil nasa napuno ka agad, kaya yun, malis ka agad itong barko. Kumpara dun sa sinakyan natin kahapon, dun sa may Bukas Port, mas mahal ng konti yung pamasahe dito sa may Usamis Port. So kahapon, yung binayaran natin ay nasa mayigit 600. Dito naman sa Usamis Port ay nasa mayigit 800 pesos yung binayaran natin para makatawid o makasakay kasama yung ating four wheels papunta dito sa Bukas Port. Yan. Kung mapapansin nyo, dito tayo pumasok pero nakaharap doon yung mga sasakyan. Dalawa kasi yung entrance na itong barko. So kung halimbawang dadaong na to ay hindi na kailangan pang umikot ng barko at madadagdagan yung loading at saka unloading na oras. So dito kung saan nakaharap yung barko ay doon na bababa yung mga sasakyan. Ayan, so makalipas lamang ang mayigit sa 20 minutes ay nakatawid na rin po tayo dito sa Bukas Port nitong Lanao del Norte. So mula dito sa Bukas Port ay didiretso po tayo dun sa may Tubod proper para dun na maghanap-hanap ng bangka na pwede nating masakyan papunta dun sa gitna ng Panggil Bay Bridge. Makikita nyo po dito yung haba ng pila ng mga sasakyan na sasakay naman patawid dun sa Usamis Port. Sa truck pa lang mapupuno na tong barko. Marami kasi sa ating mga viewers ang medyo ninenerbiyos sa amin. At yun, pinapagsuot kami ng life jacket. Kaya eto, nagbaon na kami ng life jacket. Sadali masapit. Ayan, so yung bangkero natin ngayon, ayan, at yung kasama niya, ay sila po yung kasama natin dati nung nagpunta tayo dito sa Panggil Bay Bridge. Pasama ni. Yun. Wag na! Hindi ba malakas yung alon ngayon? Malalakas. Malakas daw. Malakas yung agos. Medyo extreme. Itong biyahe to. Grabe. Para tayong nasa open sea dahil sa ganitong kondisyon ng tubig. Ito yung karaniwang kalbaryo ng mga kababayan nating tumatawid dito sa magkabilang bahagi ng Panggil Bay na tanging ganitong bangka yung pwede nilang masakyan. Yung Usamis Port kasi at itong Bukas Port ay medyo malayo dito sa Tubod. Kaya yung mga residenteng
nandito lang sa gilid na itong dagat, sa bahaging ito ng Tubod, ay ganitong bangka yung sinasakyan nila para makatawid dito sa kabila. So makikita po natin dito yung mga naglalakihang crane na nasa taas na itong dalawang dambuhalang poste. Itong mga ganitong heavy equipments ay madalas natin itong makita sa mga ginagawang skyscrapers, sa mga nagtataas ang gusali. At dito, ginamitan na po nila ng mga ganitong aparato. So, itong unang barko, ito po yung bumubuhat sa mga steel bars, sa mga bakal na inilalagay dito sa ibabaw ng pundasyon. Habang itong isang barko naman, ito naman yung nagmimix ng semento. Ayan, makikita po natin yung mahabang tube na yan, dyan dumadaan yung semento. So kumpara doon sa Sisilex, dito yung kanilang dalawang naglalakihang pylon ay hindi ganang kataas. Makikita po natin na itong isang poste, itong isang pylon ay nakabitan na ng unang pares ng kable. Matatanaw po natin dito yung mga nagtatrabaho sa taas na itong poste. So ongoing yung pagbubuhos nila ng semento. At tanging itong poste na lang yung binubuhusan ngayon ng semento kasi mula dun sa Tangub City hanggang dito sa bahaging ito ng Tubod ay kompleto na yung mga pundasyon nitong tulay. Tingnan nyo, etong direksyon ng tubig. So dahil nga sa malapit na sa gitna etong parang sandbar, kaya dito nagsasalubong yung dalawang current. May galing dito at galing dito sa kabila. Kaya ayan, nagcro-cross yung mga alon dito. So dito nga pala, makikita po natin ang kahabaan na itong Panggil Bay Bridge. Itong Panggil Bay Bridge ay may haba po itong abot sa may git 3 kilometro mula dito sa bahaging ito ng Tubod hanggang dun sa Tangub City. Yun, so dahil nga sa dambuhala, talaga namang napakalaki na itong proyekto kaya umabot ng may git 7 billion pesos yung magagastos ng gobyerno dito. Yun, yung pondo na ginamit ng gobyerno ay yun po yung loan agreement na napagkasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Korean Exim Bank. Kumpara sa ibang mga proyekto na itinatayo ngayon, ay mas mabilis yung usad o yung progreso na itong ginagawang tulay. Napakagandang balita para sa mga kababayan nating palaging tumatawid sa bahaging ito ng Panggil Bay. Base kasi sa experience natin, unang tawid pa lang natin mula dito sa Mucas Port papunta doon sa Usamis Port ay gumastos na tayo ng mahigit 600 pesos. Yung pabalik naman mula Usamis pabalik ng Mucas Port ay gumastos naman tayo ng 800 pesos. So imagine, etong tulay na to, dahil nga sa government project, kaya wala po tayong babayaran na toll dito. So napakalaking tulong, napakalaking matitipid ng mga kababayan nating tumatawid dito sa bahaging ito ng Mindanao. Mas mapapamura yung mga produktong itinatawid dito sa Mindanao dahil nga sa ganitong proyekto.